What's up mga Lodi? Ha! Happy Sunday sa inyo. Tatay Boti nga pala. Kasama si Zia. At kasama si Gab. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan nasaan man kayo ngayon. Meron kasing trending ngayon. Nakita ko sa Facebook newsfeed ko. And pinanood ko sa YouTube, no? At ang trending news na ito is about Yeng Constantino. No, na ikaw, please. Okay, and we're back. Tungkol ito kay Yeng Constantino. Tungkol sa experience nila ng asawa niya na si Yan sa Siargao. And ngayon ko lang nalaman. Kanina ko lang nalaman na si Yeng Constantino pala isa ring YouTube vlogger. At first time ko manood na vlog niya kanina. At yun pa nga yung napanood ko is yung experience nilang mag-asawa doon sa Siargao. Zia, please. And ayun nga, no? Hati ang mga netizens. Hati sila sa vlog ni Yeng Constantino. Kalahating side ay may mga sumasang-ayo. Meron namang kabilang side na ayaw nung ginawa niya. Well, una sa lahat, gusto kong sabihin na si Yeng ay idol ko. Ha? Mula pa nung Pinoy Dream Academy, talagang sinusubaybayanan natin siya. Nung medyo tumagal lang nung nag-asawa na siya, hindi ko na siya masyadong napapanood at nasundan dahil nagsiselos ako. Nagsiselos ako at nagpakasal na siya. Anyways, gusto ko rin sabihin na isa rin akong medical practitioner. Tama ba yun? Isa akong registered nurse sa Pilipinas. Ano na naman? Okay, later. We're gonna make videos. No, you're gonna make Ricky's TV. Yeah, later. Go. Yun. Isa rin akong isa akong RN sa Pinas, no? Ngayon kasi dito sa Australia, hindi na. But still, no? In my heart and in my mind, isa akong RN. At kahit papano, ang linya ng trabaho ko dito, nasa linya pa rin ng medical. Masasabi ko lang, tungkol doon sa vlog ni Miss Yeng ay, una, maganda ang Siargao. Nakita ko doon sa mga shoot, sa vlog, mga photos, and we look forward na mapasyalan ng Siargao kasama ang mga makukulit na mga batang ito sa Bukuran at ang nanay nila na si Naiberba. And pangalawa is medyo scary yung experience nila, no? Base dun sa mga salitang binitawan ni Miss Yeng. Ang sa akin naman is ang opinion ko ron hindi ako 100% na sigurado kung totoo ba lahat ng mga nangyari doon, dahil tulad nga ng mga napanood ko is bumabase lang din ako sa mga sinabi ni Miss Yeng. So kahit kayo, hindi nyo rin alam kung totoo nga ba talaga yung mga nangyari. I mean, totoong nangyari na disgrasya yung asawa niya. May mga pictures, video. Ang hindi natin sigurado is yung mga komento na binitawan ni Miss Yeng tungkol dun sa ospital, sa mga doktor, sa mga nurse. Doon tayo medyo blind, no? Bumabase lang tayo sa vlog ni Miss Yeng. Kung sakali mang totoo yun, hindi rin natin sigurado kung gaano ka-accurate, dahil maaring may mga salita na iba ang dating kay Miss Yeng, at nung binitaw, diniliver niya na, na-share niya na, is iba na rin ang darating sa atin. May kanya-kanya tayong perception nga. Ika nga, di ba, no? Ang sa akin lang din naman is hindi natin masisisi si Miss Yeng kung ma-release niya yung ganong klaseng vlog, kasi
marami nag-bash eh. Bakit niya daw kailangan pang i-broadcast na gano'n? Hindi na sabihin ng direkta sa doktor, dun sa admin, ng ospital. Well, wala eh. Ganun talaga eh. Artista si Missieng at YouTube vlogger siya, no? At ng mga panahon na yon na emergency, hindi natin siya masisi kasi nag-aalala siya. At base doon sa kwento ni Missy, yung doktora, is kalmadong kalmado, which is tama. Dahil kailangan maging kalmado kapag ito sa mga ganyan sitwasyon. Pero kung totoo man yung sinabi ni Missy, na yung sinabi ng doktora, eh, bakit ka masyadong ganyan, na mag-relax ka lang, maupo ka, ganun. Ayon sa pagkakasabi ni Missy, nakulangan siya sa impormasyon binibigay sa kanya ng doktor. Masyado yatang relax ang doktor pagdating sa mga ganong bagay. Yun ang hindi nagustuhan ni Miss Yeng. Hindi rin natin masisin doktor. Baka naman talagang, syempre, doktor siya. Alam niya na yun. Nangyayari kahit, aray ko, kahit hindi pa makita yung, hindi pa makita yung resulta na sa ulo. Eh, kita niya naman physically yung nangyayari sa asawa niya. At syempre, kinuhaan niya ng mga vital signs. Mukhang normal naman. So, hindi na masyadong nag-alala yung doktor. Dahil alam niya, kontrolado niya na. Yun nga lang. Ay, talaga lang sa mga bata na to. Yung step by step, yun yata ang gusto. Yun ang gusto ni Miss Yeng. Step by step information para kumalma din si Miss Yeng. Kaso hindi na ibigay ng doktora, kaya medyo umalma naman siya ngayon. Doon ako medyo hindi sumasang-ayon ano, sa panig ng doktor. Hindi ako doktor, pero nurse ako. Nalagay na rin minsan ang sarili ko sa sitwasyon ni Missy. So alam ko rin yung pakiramdam. At bilang ako na nurse, gusto kong as much as possible pakalmahin ang relatives ng mga pasyente. Pakalmahin ang pasyente mismo. Kumbaga at least yun man lang is maitulong ko, maibigay ko sa kanila. Kaya, kasi wala akong power eh. Kung may power ako na, gumaling ka! Ganun ka, ganun mangyayari nun. Nurse ako, may doktor, siya mag-uutos sa amin, kung anong gagawin namin, bla bla bla, ganyan. May step at procedure din kami sinusunda. Hindi namin pwede lagpasan ang step 2 at mag-proceed sa step 4. While waiting for those steps na maisatuparan, ang ginagawa ko is, ang may tutulong ko lang is yung pakalmahin nga yung pasyente, yung mga kamag-anak niya. Kaya doon ako hindi sumasang-ayon kay doktora. Kung sakali man totoo yung mga kwento ni Miss Yeng. But one thing is for sure. Ha? Si Miss Yeng, na name shame niya. Si doktora. Na name shame niya yung ospital, yung iba paro, mga nabanggit niya. Doon naman ako hindi sumasang-ayon kay Miss Yeng. Na sana, hindi mo na pinangalanan si doktora. Nilabas mo pa yung picture, Miss Yeng. May picture pa. Nag-appear na ganun. Doon ako hindi sumasang-ayon sa'yo. Although naiintindihan ko yung sitwasyon, pakiramdam mo na feeling mo na baliwala or na kulangan ka nga sa serbisyo, but still, kailangan naging maingat ikaw sa pag-release ng vlog. Sana, alam mo yun, sana, daming sana. Sana ganito, sana ganyan, ang dami. Pero wala, na-release mo na. Bilang isang celebrity tulad ko. Charot. Maging maingat tayo sa mga kilos natin. Dahil maraming tao ang mga nakatingin dyan, nakabantay. Maraming sa paningin mo, paningin ng iba, ay tama. Sa paningin ng karamihan ay mali. Yun ang mahirap. Pero sa isang banda, kailangan din natin gumalaw ng malaya. Wow. Na walang iniisip na kung anumang masabi o maisip ng iba. No? Kasi, ika nga nila, na kahit ano pang gawin mo, kung talagang ayaw sa'yo ng tao, ibabash at ibabash ka talaga. My point is that kahit ganun pa man na binabash nila tayo kahit ayaw nila sa atin o hindi, eh tuloy lang natin yung ginagawa nating mga bagay na una makakapagpasaya sa atin, na wala tayong masasagasa ang tao, at mga bagay na magaganda at mga bagay na tama sa mata ng Diyos. At sa mata ng kararamihan, na nakakarami, ng nakararami. Yun na ang gusto kong iparating sa vlog na ito. A few moments later. Nonsense yung mga sinasabi ko. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nag-release ng vlog na ito ngayon. Wala lang din siguro kong magawa eh. Tapos na ako maglaba, magsampay, maglinis ng bahay. Maliligo na lang at papasyal na kami ng mga bata. Bakit naisipan ko pa itong vlog na ito naman?
Baka ako naman ang mabash ngayon. Pero ikaw nga na, sinabi ko kanina. Bahala na. Bash nyo ko yung bash nyo. Maliligo na tayo, Z. High five. Bash nyo ko yung bash nyo. Bash-bashin nyo. Release pa rin ang vlog na ito. Bye.